Itong nakalipas po na oras ay nasa coastal waters itong Sibagyong Obet, yung sentro nito sa bayan ng Basco, Batanes. Taglay ng hangin na 45 kilometers per hour. So kung yung kanina po 55 kph, ay bahagyang humina ito muli into 45 kph at may bugso na hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos naman ito westward or pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Paglilinaw sa ating mga kababayan, wala po tayong landfall scenario na nangyari at nagkaroon po tayo ng paglapit lamang dun sa mga isla po ng Batanes, itong si Tropical Depression Obet. Samantala, meron po tayong namataan na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility over here in the Pacific Ocean. At higit 1,800 kilometers pa naman po sa silangan ng Mindanao, nakapaloob dito sa ating kaulapan na tinatawag na Intertropical Convergence Zone o yung pagsasalubong ng mga hangin. Inaasahan po natin na papasok itong low pressure area within the next 2 days or 48 hours dito sa loob ng ating area of responsibility. At given na mainit ang karagatan at maraming moisture, mataas po ang chance na ito'y maging bagyo sa kalagitnaan or even early next week. Kaya patuloy po natin itong imo-monitor. Ito naman po yung pinakahuling track ng pag-asa regarding dito kay Tropical Depression Obet. Kung mapapansin po nyo, hindi naman nag-landfall o hindi tumama sa kalupaan yung mismong sentro nitong si Obet. Subalit kung mapapansin po nila, yung diametro o yung kabuuan nitong si bagyong Obet ay nakaapekto directly sa malaking bahagi po ng Batanes and Babuyan Islands. Inaasahan sa mga susunod pa na oras, so pagsapit po ng madaling araw ay lalampas na ito ng ating kalupaan, uti-uti nang lalayo dito sa extreme northern Luzon. Pero may mga pagbugso pa rin po ng hangin dito sa Batanes and Babuyan Islands and even itong Ilocos Norte. Kaya mag-ingat pa rin ang ating mga kababayan doon. At based po sa pinakauling track ng pag-asa, posible around 9 to 10 in the morning pagsapit po ng Sabado ay nasa labas na ito ng ating area of responsibility. Hindi rin natin inaalis yung possibility na bago ito mag-exit ng ating PAR ay maging tropical storm po ito or lumakas pa into 65 kilometers per hour habang binabagtas ang West Philippine Sea. Sa mga susunod pa na araw, inaasahang tatawirin ito ang South China Sea at ang Hainan Province. Sa ngayon po, nakataas na lamang ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa dalawang lugar at ito ang Batanes at Babuyan Islands. Sa mga susunod na oras, aasahan pa rin nila ang malalakas na hangin. In terms of mga pag-ulan, hanggang bukas ng madaling araw, mas humina na yung mga pag-ulan po natin dahil dito kay Bagyong Obet, numipis yung kanyang kaulapan. Light to moderate with the times heavy rains na lamang dito sa Batanes and Babuyan Islands at merong malalakas muli na hangin. In terms of our gale warning po, meron pa rin tayong epekto dito sa norte dahil po yan sa pinagsamang epekto ni Obet at ng northeast monsoon. Hanggang 5.5 meters na taas na mga alo na aasahan sa mga susunod na oras dito po sa baybayin ng Batanes, buong Cagayan, kabilang pa rin ang Babuyan Islands at maging dito rin sa Ilocos Norte and Ilocos Sur. Yung mga pag-alon po equivalent sa halos dalawang palapag ng gusali, delikado ito sa maliliit na sasakyang pandagat, maging doon sa mga moderate na size po ng mga sasakyang pandagat. Sa natitirang baybayin naman po ng Luzon, halos 3 metro ang taas ng alon or around isang palapag ng gusali ang taas kapag mayroon tayong mga thunderstorms. Inuulit natin, lalabas ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng umaga, itong si Tropical Depression Obet at posibleng lumakas bilang isang tropical storm pa habang binabagtas ang karagatan, particularly the West Philippine Sea and South China Sea.